Bakit bubugbugin ang kahas si Martinez bukas at iuwi ang belt? Tuloy na bukas ang bakbakan ng ating pambato na dating world champion at ngayon ay challenger na si Jerwin Ancajas kontra sa undefeated Argentinian at current IBF Super Flyweight Champion Fernando Pumita Martinez sa Dignity Health Sports Park sa Carson, California. Bukas na yan mga kaibigan, Linggo, Philippine Time. Malalaman na natin kung magkakaroon na tayo ng world champion dahil sa ngayon ay wala tayong lehitimong world champion. Pasok sa timbang dalawang mandirigma, si Jerwin Ancajas ay tumimbang ng 114.6 pounds sa kanilang official weigh-in kaninang umaga at si Martinez naman ay mas mabigat ng bagya sa 114.8 pounds. Target ng 30 years old na Pinoy na mabawi ang kanyang matagal na hinawakang super flyweight title sa pagharap sa tumalo sa kanya nung una nilang laban na si Fernando Martinez. Yamado si Fernando Martinez sa pustahan. Siyempre, asahan na natin yan dahil binugbog niya sa Ancajas nung una nilang laban. Minus 230 ang pusta kay Martinez at plus 175 naman ang kay Ancajas. Si Fernando Martinez ang kaisa-isang world champion ng Argentina sa ngayon at nakuha niya ito sa paraang nakakagulat. Nagulat nga ang mga fans dahil tinalo niya via unanimous ang eksperyensyadong Pilipino na si Jerwin Ancajas na siyam na matagumpay na dinepensa ng super flyweight world title. Sabi ni Jerwin Ancajas na napilitan lang siya makipagtotuto kay Martinez dahil hindi niya maigalaw ang kanyang paa dahil sa muscle cramps nung unang lang laban na pumabor kay Fernando Martinez dahil ito talagang laruan niya o forte niya ang makipagtotuto o harap-harapan kasi volume puncher siya at malakas at mabilis ang suntok pero medyo mahina sa footwork at hindi technical fighter. Kaya ngayon daw sa rematch ay hindi na mapipilitan si Jerwin Ancajas na makipagtotuto. Bumalik na ang kanyang footwork. Sabi nga ni Jonas Sultan na kanyang sparring partner, mabilis na raw ang mga paa ng Ancajas ngayon. Hindi nga daw niya maabutan ito at mabigat din daw ang mga suntok ng Ancajas. Na sa sparring namin, nararamdaman ko yung bigat ng suntok niya, yung bilis niya, ay hindi ko siya talagang maabutan. Yun, yung talagang nakuha niya yung condition sa, siyempre sa paa. Kailangan yung paa kasi last time nagka-cramps na siya eh. Pero ngayon, hindi na siya nagka-cramps. Yan yung maganda, sir. Humigpit ang kalamnan ng mga panin Jerwin Ancajas nung unang laban nila ni Fernando Martinez. Dahil sa malaking pagbabawas niya ng timbang sa gabi ng laban, humina ang kanyang kondisyon. Pero maski nga ganun ang nangyari, ay ilang beses pa rin niyang niyanig si Fernando Martinez. Tapos nakita pa natin kung gaano katibay itong si Jerwin Ancajas. Maski lamog siya, hindi siya bumagsak. Kaya tingin ko bukas sa kanilang rematch, ay may kalalagyan itong si Fernando Martinez. Siya naman ang magbubugbog at baka knockout pa. At gaya ng sinabi ng kampo ng Ancajas, ay naniniwala din ako na iuuwi na Ancajas ang belt sa Pilipinas at magkakaroon na naman tayo ng world champion kay Jerwin Ancajas nga. Dalhin namin yung ano sir, dalhin namin yung belt pawi sir. Kami manalo. Yes! Yan ang magandang pakinggan. O Jerwin. Hanggang dito na lang mga lods, pakilike, comment, share itong video at subscribe to my channel. Maraming salamat sa inyong panonood.